Magandang araw po muli mga ka-Paul Calls o mga ka-Political Calisthenics. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya saan mang sulok kayo ng daigdig naroroon. Kalalabas lamang pong balita na ang atin pong Coast Guard ay muling binangga ng Coast Guard ng People's Republic of China habang ito ay umaalalay doon sa kanilang itong nagdadala ng mga pangangailangan o i-resupply yung mga Filipino troops na nandoon po sa BRP Sierra Madre. At ayon nga po sa video na ipinadala sa mga iba't ibang balita ng Armed Forces of the Philippines ay binangga raw nitong Chinese Coast Guard yung ating mga Coast Guard para bumangga o mag-collide doon sa boat na kinontrata ng military for the resupply mission sa Filipino troops at Ayungin Shoal. So, siyempre, kagaya po ng dati, ang paliwanag ng China ay kaya po nila ginagawa ito ay sapagkat ilang beses na raw po winarningan yung Philippine Coast Guard at saka yung contracted boat para maghatid ng supply doon po sa Ayungin Shoal at sa BRP Sierra Madre na sinasabi ng mga Chinese na ito na teritoryo raw nila yung dinadaanan ng Philippine Coast Guard para mag-resupply at winarningan daw nila ang Philippine Coast Guard pero matigas daw ang ulo. Diyos Mario Joseph. Dito po talaga ay kaawa-awa ang sitwasyon o kalagayan ng mga Pilipino. At ayoko man pong balik-balikan at ulit-ulitin, ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa pakikipagkaibigan ni Digong Duterte doon po sa China na kung saan ay siya'y nagkamal ng napakaraming mga budget at pinagtrabaho ang mga Chinese dito sa Pilipinas nung siya ay Pangulo at sinasabing ang China raw ay kanyang kaibigan at tayo raw ay pwedeng maging probinsya ng China. Ngayon, akala niya madadaan niya sa mga ganun-ganon pero hindi siya pinakinggan ng mga Chinese. At unti-unti ngang pinagsasakop yung mga natitira pa nating mga lugar dyan po sa tinatawag nating contested seas at balak pa ngang sakupin pati itong ating occupied na Shoal pati po yung ating BRP Sierra Madre. Para po sa hindi nakakaalam, yung pong BRP Sierra Madre, minsan po ay nakabasa ako ng comments na bakit daw po hindi na lang iwan yan, bulok naman daw yung ship na yan. Nandiyan po sa ship na yan ang protection natin at yan po ay may sovereign value na kung saan ay nagpapatunay na atin ang lugar na yan na karagatan. At yan po gustong maalis ng Chinese pero hindi nga po nila magawa sapagkat yan po ay protektado ng US na kapag yan ay ginalaw nila ay talagang magagalit sa kanila ang United States. So yan po ang mahalaga. Kaya po ang gusto ng mga Chinese ay huwag masuplayan ang mga Pilipino dyan sapagkat pag nagutom, syempre iwan na yung BRP Sierra Madre na yan ng mga military at pag iniwan na po yan ng mga military, tatanggalin na po yan, itotow na po yan ng Chinese ship at dyan na po sila maninirahan, dyan na po sila magtatayo ng mga structures. Kaya napakahalaga po niyang BRP Sierra Madre na yan. At dahil nga po sa pangyayari ito, ay syempre po nag-react ang unang-una po ang Pilipinas. Yan po ang unang gagawin ng Pilipinas, syempre, protest na naman. Hindi na nga gumagana yan. Actually, yung panahon ni Duterte, wala tayong ginagawang protesta.
eh puro okay lang kay Duterte. Pero ngayon, panahon ni Bongbong, at least kahit papano, ay nagpo-protesta tayo, yung diplomatic protest. Pero hindi na rin po gumagana, ini-ignore lang ng China yan, binabasura lang ng China yan. At dahil nga po sa pangyari ito, ay nag-react at kinundi na ni US Ambassador to Philippines, Mary Kay Carlson, ang ginawa ng China na isa na namang pambubuli. Gayun din po ang European Union Ambassador na si Luc Veron na nagpahayag rin ng kanyang concern sapagkat paulit-ulit na lamang daw ang ginagawa ng China na nagiging dahilan para ma-intensify o lalo pang malagay ang ibang mga bansa, pati na rin ang Pilipinas sa isang dangerous situation. Dahil syempre, hindi natin alam kung talagang magre-react rin ang mga allies ng Pilipinas kapag talagang inabuso na ng China o nagkaroon na halimbawa ng patayan o barilan o pagpapasabog. Tingnan natin kung talagang magre-react dyan ang mga allies natin. Ganoon din ang Canadian Embassy na nagsabing ang aksyon ng Beijing ay unjustified. So sa Pilipinas naman po, siyempre wala kang maririnig kay Sara Jane Potpot dahil mga kaibigan niya yon. At alam niyo naman na kaibigan rin ng tatay niya yon. So wala kang maririnig dyan. Noon pa naman kahit nung namatay yung mga binanggari ng Chinese ship na mga dalawa o tatlong linggo po lang nakakalipas, eh lahat po nag-react maliban lang kay Sara Duterte. At for the first time, itong si Mig Subiri, Senate President, na bata ni Duterte noon, nanindi man lang umiimik. Eh ngayon, medyo nag-react na. Sus Mariosef, ngayon lang nag-react. Pero noon, panay-suporta kay Duterte, kahit na anong gawin Duterte ng paghihimod doon sa mga kaibigan niyang mga incheck. So tignan po natin ang mga mangyayari at titignan po natin kung ano pa ang mga aksyon na gagawin ng gobyerno para po mapigilan ang ginagawang pambubuli nitong napakalaking bansang China sa ating mga Pilipino, in particular sa Coast Guard at sa ating bansa in general. So abangan po natin yan. Kung kayo naman po ay may mga reaksyon at gusto nyo pong ikondena itong pambubuling ginagawa ng China, eh isulat nyo lamang po ang inyong comments dito po sa comment section ng YouTube channel na ito. Hanggang dito na lamang pong muli, ito po ang inyong lingkod, Consuelito John T. Gaviola, dito po lamang sa Political Calisthenics. Maraming salamat at mabuhay po kayo.